back to our YouTube channel. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. And for our vlog today, another interesting topic naman tayo kasi pag-uusapan natin ang tatlong bagay na mahalagang matutunan ng mga nasa edad 20s ngayon. Pagpasok mo sa edad na 20s, maraming first time kang pwedeng ma-encounter. First job, first business, first self-earned money, first major failure. Adulting, ika nga, sabi ng karamihan. Pero huwag kang matakot sa failure. Kahit na major failure pa yan, dahil ang failure ay isang pinakamalupit na teacher. Diba? Experience is the best teacher and failure is part of our experience. Gaya rin ng sinabi ng karamihan or ng mga nakakatanda sa atin, hindi ka na teenager. Dapat ay mas maging independent ka na sa paglipas ng panahong ito. Kailangan mong mabuhay ng sa sarili mo lang. Magrenta sa sarili mong tirahan. Magluto ng sarili mong pagkain. Makasurvive sa sarili mong mga problema at magbudget ng sarili mong pera. Ako, bilang nasa edad 30s na, ay aminado na mahirap ang yung tinatawag natin na transition from being a teenager patungo sa 20s natin or being young adult. Young adult ang tawag dyan. Pero, yun na nga, wala akong nagawa. Wala tayong magagawa. Ang kailangang pagdaanan ay kailangan talagang pagdaanan natin. Pwede mong gawing fast and furious ang transition mo at pwede rin namang slowly but surely. Nasa sa iyo yun. Ang mahalaga ay may matutunan ka along the way. Una na dapat matutunan mo kung nasa 20s ka na ngayon ay mag-ipon at gumawa ng budget. Ang kailangan mo talaga ay ma-develop mo yung habit ng pag-iipon at magagawa mo yan sa tulong rin ng paggawa ng budget sa sarili mo. Mamomonitor mo kasi ang gastos mo, mapapababa mo ang gastusin mo at makakaipon ka out sa saving sa pagtitipid mo. Napakahalaga nito na sa edad 20 ay malalaman mo na. Kung pwede sanang teenager pa lang ay matutunan mo na ito, edi mas maganda, mas maaga, mas okay. Pero since hindi nga natututo noong teenager pa lang, so kailangan matutunan na natin ito kapag pumasok na tayo sa edad na 20, di ba? Huwag niyo akong gayahin na kung kailan nasa 30s na ako, saka pa ako natuto. Napakahirap. May mga application sa cellphone natin na pwedeng makatulong. Pwede rin gumamit ng Excel format. At saka, huwag yung maging komplikado. Yung simpleng pagbabudget o kahit listahan lang ay okay na yon, ayos na yon. Ang mahalaga lang ay alam mo kung saan napupunta yung pera mo. Pangalawang mahalagang matutunan ng mga nasa 20s ay ang maging matalinong mamimili. Be a wise buyer, ika nga. Parang napakananay ng term, di ba? Pero sa panahon kasi ngayon, halos kahit anong bagay ay ilang click lang ang kailangan mo para mabili mo ito, ma-acquire mo ito. Napakadali lang gumastos, kaya kailangan maging matalino tayo na mamimili. May mga bagay na alam nating mahalaga, pero hindi natin kailangan. Sa hindi lahat na mahalaga ay dapat bilhin. Dito na pumapasok yung pag-aalam natin, yung definition ng needs at wants, yung difference nila. Naniniwala ako na hindi masamang bumili ng mga wants, yung mga gusto lang. Yung pwede tayong mabuhay kahit wala yon. Basta, wag lang uunahin ito kaysa sa tinatawag natin na needs, yung pangangailangan natin. Pangatlong dapat matutunan ay ang magsimulang mag-invest. Kakasimula pa lang kumikita or kakasimula mo pa lang mag-earn, mag-i-invest agad? Yes, tama yan. Pagdating sa investment, mas maaga, mas maganda. Bakit? Dahil sa power of compounding. I-discuss natin yan sa ibang vlog. Alam nyo, ito ang isa sa mga pinagsisisihan ko. Yung hindi ako nag-invest, natakot kasi ako. Una, sa presyo. Pangalawa,
Wala kasi akong alam. Yan ang mga pagkakamali ko at malamang ay pagkakamali rin, pag mistakes rin ng karamihan ng nanonood ngayon. Hindi naman pala malaking pera ang kailangan para mag-invest. Well, masasabi kong kasalanan din ito ng taong nag-alok sa akin ng investment. No? Pointing fingers na ngayon. Ginawan kasi niya ako, just to tell you a story, ginawan kasi ako ng proposal na malaki ang monthly payment na hindi naman lang sinabi na pwede palang bawasan o di kaya i-personalize based dun sa needs at yung capacity kong magbayad. Basta, ito lang ha, learn to invest. Maraming klase yan. At syempre, i-discuss natin yan sa ibang araw dito sa vlog na ito, sa channel na ito. So keep on visiting this YouTube channel para updated ka sa mga bagong kaalaman. Alisin dapat ang takot kasi hindi mo pagsisisihan ang output na yan. Pero kung hindi mo pag-aaralan at hindi mo susubukan, iyan ang pagsisisihan mo kapag dumating ka na sa 30s o di kaya kung nasa 40s ka na. Nasa huli ang pagsisisi. And it's an overused term. Gasgas na masyado yan, pero that's reality. Nagustuhan niyo po ba ang vlog nating ito? Support niyo naman ako sa pamamagitan ng pagsasubscribe sa aking YouTube channel at pag-follow sa aking Facebook page. At please, please din po, mag-subscribe din kayo sa aking bagong YouTube channel. Ang pangalan is Franz Byron PH. We will be posting exciting and different vlogs, different topics sa channel na yan. Kaya, mag-subscribe ka na now na! Muli, maraming salamat sa patuloy na panonood. At of course, pagmamahal, kita-kita tayo dito sa susunod kong vlog, sa channel na ito at sa bago kong YouTube channel. Ingat always!